Manila to Tacloban. So guys, alam ko na marami pa rin dyan sa inyo ang nagtatanong kung ano nga ba ang mga requirements and the things you need to do bago ka makalipad papuntang Tacloban. I know the experience po ng parang nangangapa ka dahil hindi mo alam kung ano yung mga requirements or hindi mo alam kung sino yung papaniwalaan mo dahil iba-iba yung ibinibigay nilang sagot sa tanong mo. Yes, I researched through Google and I also watch videos sa YouTube sa mga taong umuwi na ng Tacloban kung ano ba yung mga requirements na kinailangan sa airport. Although, nagbabago talaga ang requirements na hinihingi sa airport is gusto ko lang i-share sa inyo itong requirements na ginamit namin sa pag-uwi nito lamang pong October 7. I will try to tell you guys in details kung ano yung ginawa ko when I arrive at the airport. Okay, para lamang po ito doon sa may mga katanungan or doon sa mga hindi alam kung ano yung gagawin pagkadating mo po sa airport, especially if you're traveling to Tacloban. And para naman po dun sa mga alam naman na, exit na lang po kayo and wag na po tayo mang bash. Salamat! So, October 7, I arrive at the airport mga 7 a.m. in the morning. Ang flight ko is 10 a.m. Dumiretso ako sa loob ng departure area and I checked if the check-in counter is open na, and it's open na po. So, pumila na po ako sa check-in counter and meron kang maliit na cubicle na madadaanan bago mo marating ang check-in baggage. And yung cubicle na yan is meron dyan mag-a-assist sa'yo to check your boarding pass and your ID. First is tatanungin nila kung saan ka papunta, and nung sinabi kong Tacloban, ang hiningi lang nila sa akin is yung boarding pass and yung valid ID. Then, pinadiretso na nila ako sa bag check-in. After ko ma-check-in ang aking bags is done. Tapos na po. Pwede ka nang pumunta sa yung gate number or mag-coffee if you still have time. But yes, I just want to share na sa airport, if you're going to Tacloban, only boarding pass and a valid ID lamang po ang hiningi sa akin. At pagdating ko naman po ng Tacloban is wala na rin pong ibang hiningi sa akin. Tinanong lang po ni Lady Guard kung meron akong trace up, and nung sinabi kong yes, meron po akong trace up, is sabi niya sa akin, sige po ma'am, diretso na po tayo. Yun lang. Super parang nung hindi pa ako nagta-travel, parang feeling ko ang dami kong kailangang requirements na gawin or ano. Pero nung nandun ako sa situation, ha? Yun lang pala. Parang ang dami-dami kasi ng mga requirements sa sa email na pinasa sa iyo ni Cebu Pacific, 'di ba? Meron pa doon na kailangan mo mag-submit ng negative RT-PCR or swab test result conducted within 48 hours prior, and acceptance letter from the LGU, and yung vaccination card, sabi nila kailangan daw yun. Naka-prepare na yun lahat guys, pero hindi naman siya kinailangan. So, bago ako pumunta ng airport, na-make sure ko na naka-prepare lahat yung sinasabing kakailanganin, pero hindi na po siya hiningi. Again po, as of October 7, boarding pass and valid ID lamang po ang hiningi sa akin going to Tacloban. Hindi na po kailangan ng swab test, acceptance letter, or even the vaccination card. Hindi na po yun kinailangan. Although nagbabago pa rin po ang mga requirements, lagi po tayong maging updated. Salamat po! Sana may naitulong itong video na ito sa inyo, and happy trip! Once again, this video is my experience traveling to Tacloban. Requirements that mention is the only requirements that ask from me by Cebu Pacific Airlines staff. Thank you!